ang panawagang wage hike sa mga karaniwang manggagawa. At kasama naman natin ngayon sa usaping ito si John Bertis, ang Deputy Director General at Spokesperson ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Magandang umaga po, Sir John. Ay, magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po sa isang programa. Sir John, yes. Ano po ang mga activities nyo ngayon sa mga manggagawa for Labor Day? Ah, ngayon po napakaganda dahil unang-una binabati po ang ating mga manggagawa Pilipino ng maligayang araw ng paggawa. Kahapon po ay nag-ano po tayo. Meron po tayong activities sa SME. Ito po ay pinangunahan ng Department of Labor. Of course, nandun ang TESDA as one of its attached agency. At nag-showcase po tayo doon ng mga ginagamit natin, ng mga learning tools and equipment na. Ito yung mga gearing towards support industrial revolution sa paggamit ng mga virtual reality training tools and equipment. Nandyan din yung ating mga paggamit ng mga robotics, mechatronics. At ito yung mga skills training na dinedevelop at ino-offer na natin sa test na kasi nga just because of the industrializations or the needs of the industry dito sa ating bansa, ganun na rin sa ibang bansa. At syempre, hindi pa rin mawawala yung mga patok pa rin sa mga kababayan tulad ng mga priority sector natin, agriculture training, andyan din yung construction, IT BPN para sa mga call centers, saka mga ICT programs natin, healthcare, isa yan sa mga pangunahin. At syempre, tumataas din ang demand natin sa tourism sector. So lahat ng mga priority sector na ating mahal na Presidente Bongbong Marcos ay doon din po tayo nagpo-focus, ma'am. Okay, ano po ba ang mga skills na dapat matutunan ngayon ng mga manggagawa para mas kayanin ang mahal na gastusin po sa pang-araw-araw? Alam nyo, we are focusing more on a demand-driven Tibet program. Ibig sabihin, mas nagpo-focus tayo dun sa mga demand ng mga industry to address the problem of job skills mismatch. So, tayo ay nakikipag-ugnayan sa mga industry. Ano ba yung mga kanilang kailangan skills training? Dito kasi ay malaking tulong niya kasi nga, dahil tumataas yung employment rate natin. Kasi nagtitrain tayo base na rin sa kailangan ng ating mga end user. Not only the private sector, nandiyan din ang national government at iba't iba pa mga local government unit. So this is much focusing dun sa mga skills training na meron talagang demand. Kaya nga 8 out of 10 graduates ng TESDA ay nakakuha po ng trabaho at nasa almost 1.2 million na sa 846,000 yan ay na-certified at landed a job last year. So dito tayo nagpo-focus. Siyempre, andyan yung mga sa construction, iba-iba yan. You know, we have hundreds of different construction sa category in skills training from NC1 up to NC4 yan. At nandyan din na nabanggit nga yung sa mga patok pa rin tulad sa mga hotel industry at iba pa. So dito nagpo-focus ngayon, ma'am, the area-based demand-driven Tibet program po. Marami ba dyan, sir, nangingibang bayan? Alam mo, sa nagpo-focus ngayon ng TESDA sa local employment. Kasi kung ikukorm para mo, halimbawa, ma'am, yung sahod ng welders sa ibang bansa, lalong-lalo na Middle East, halos kapareho na rin ang sahod na kinikita rito sa Pilipinas. Marami tayong demand para sa mga welders natin just because of the Build Better More program na at mga infrastructure program ng ating pamahalaan, hindi lang sa government pati na rin sa mga private. Yung mga HVAC technicians natin, ang taas ng demand dito, they don't need to go abroad. Tapos yung mga kababaihan natin na, di ba, karamihan pagka parting Mindanao, Bisaya, pagka nag-apply ang isang kababaihan, lalo-lalo na hindi naman talaga siya tapos ng kolehiyo, ang laging nasa isip pag Middle East is domestic worker. Ngayon, we are empowering our women by giving them yung mga tinatawag na non-traditional training, skills training para sa mga kababaihan tulad ng mga constructions, welders, marami na pong diba niya, mga technicians, kasi nga,
Yung ating safe na rin po kasi yung ano eh, just because of the gender equality, safe na rin po ang ating mga kababayan mabae, kababaihan na magtrabaho dito sa ating bansa. But hindi pa rin natin maialis ang mga kababayan natin na maghanap trabaho sa ibang bansa. That's why we are collaborating with the other countries like Korea, New Zealand, Norway, Europe, and Canada po. We are actually have a several exploratory talk on the recognitions of mutual certifications and assessment po. Sir, curious lang ako yung minention nyo na welder. Alam ko mataas kasi ang sweldo niyan sa ibang bansa. Pero sabi mo sa Pilipinas, competitive na rin yung sweldo dito. Magkano po yung difference? Alam mo, di ba pagka sa Middle East, pagka entry level ka, nasa 400, 500 US dollar. Siyempre, gastos pala lahat sa Pilipinas just because of marami tayong mga infrastructure na kabila-kabila, airport, roads, railways, mga shipbuilding. So, hindi na rin lumalayo yung sahod na rin natin ng mga welders natin pag nasa KIG, SMAW, depende po sa discipline, ay masahod na rin sila ng 20,000 and above. So, ibig sabihin, mas tapit pa sa pamilya mo. At same time, nandito ka lang sa nakakatulong sa ating bansa. So, of course, yung mga pumupunta ng Canada, New Zealand, mas mataas pa rin yan. Kaya nakikipag-ugnayan din tayo sa mga bansa na yan para makuha natin yung level or yung qualifications na kailangan nila para sa ating mga manggagawa po. Okay, sir. Last question na po. May anunsyo kayo na kamakailan maaari na raw magamit na college units ang diploma na makukuha sa TESDA. Pakipaliwanag nga po ito, sir. Yes po, ito po yung completed transfer and of course, Tari Danico signed with the CHED, Secretary Chairman De Vera in regards to the Philippine Credit Transfer. So yung mga courses natin, galing po yung mga diploma courses, kasi sa last rise program, nakikredit na po sa mga much higher education yung mga units. So napakaganda po ito kasi nga po we are offering a tier 2 course wherein our learners will go to two pathways. Pathway going to university or higher education, for example, mga engineering po. So meron po tayong mga engineering technologies na nakikredit po yan. Or yung graduate natin, since pag natapos nila yung 3 years diploma courses natin, automatic po yan, may 12 national certifications sila. So very skilled and ready na sila para sa industry pathway naman. So handang-handa na rin yung mga graduates natin para magtrabaho. And besides, I mentioned earlier na karamihan dyan sa mga industriya na yan, ikapartner natin, sila yung nag-absorb din ng mga graduates natin. Okay, maraming salamat sa inyong oras, Sir John Bertis, ang Deputy Director General at tagapagsalita ng TESDA. Thank you, sir. Maraming salamat po and God bless you po. Thank you!